Ito na mga Lods, naniniwala daw sa Oscar De La Hoya na tatalbugan ng laban ni Ryan Garcia at Tank Davis ang 2.45 million pay-per-view na benta ng laban nilang dalawa ni Mayweather noon. Hindi pa kasi masyadong sikat si Mayweather noon mga Lods, si De La Hoya pa ang nagdala ng laban. Samantala ngayon, kina Ryan Garcia at Tank Davis ay pareho na silang malalaking pangalan. Si Tank Davis, napupuno niya ng mga tao ang venue ng kanyang mga laban. At si Ryan Garcia naman mga Lods ay may 9 million followers sa kanyang Instagram. Sabi pa ni De La Hoya mga Lods na iba ang panahon niya dati sa ngayon. Itong mga bata daw na sina Tank at Ryan ay ang mga pinakamahusay sa panahon ngayon. Kaya itong laban nila ay super typhoon daw sa lakas mga Lods. Ito naman mga Lods, sa mga gustong tumalpak pero nag-aalangan dahil baka maloko lang, nasa comment ang link ng legit na talpakan mga Lods. Gamit lang ang GCash, pwede ka nang magpasok ng pera. 100 pesos lang mga Lods, pwede mo nang itaya. Mabilis din mag-withdraw, gamit din ang GCash mga Lods. Gamitin ang promo code na Gusapino para makakuha ka ng bonus sa unang deposito mo. NBA, PBA, boxing meron dito mga Lods. Samantala mga Lods, courtesy ng Beyond the Ring with Nonito and Rachel YouTube channel. Sinabi ni Donaire na kung siya si Sean Gibbons at gusto daw nito ng marami pang pera ay kay Leo Santa Cruz niya ipalaban si Mark Magsayo sa pag-akyat nito sa 130 pound super featherweight division. Kaso lang mga Lods, na malakas ang stamina at volume puncher din itong si Leo Santa Cruz ay baka matalo ulit si Mark Magsayo at magiging pangatlong sunod na talo na niya ito kung sakali. At dito na matatapos ang pinagkakakitaan niya dahil matatapos na ang karera niya dito. Samantala mga Lods, courtesy ng video mula TMZ kahapon sa labas ng arena ng laro sa basketball ng Miami Heat at Cleveland Cavaliers, kinompronta ng 50 bodyguard ni Floyd Mayweather si YouTube sensation at sikat na boksingero sa kasalukuyang panahon na si Jake Paul. Inabangan ng kampo ni Mayweather si Jake Paul mga Lods sa labas ng arena at binalak kuyugin. Ngunit mabilis naman na nakaamoy si Jake Paul mga Lods at unti-unting umaatras hanggang sa makabuelo at tuluyan nang tumakbo ng mabilis para layuan ang 50 katao na mga bodyguard ni Floyd Mayweather. Grabe naman bodyguard ni Mayweather mga Lods, napakadami. Kaya pala tuloy pa rin sa boxing itong si Mayweather. Ang dami palang binabayaran mga Lods. Pagkatapos ng nangyari mga Lods, ay agad nag-post si Jake Paul sa kanyang Instagram at ipinaliwanag ang nangyari. Sabi ni Jake Paul mga Lods na wala naman daw siyang sinabing masama kay Floyd noon. Ninakaw lang niya yung sombrero nito. Nagtataka si Jake Paul mga Lods na bakit hanggang ngayon galit pa rin si Floyd nang dahil lang sa sombrero na hinablot niya. Hinamon ni Jake Paul si Mayweather mga Lods na maglaban sila one on one. Wala daw problema sa kanya. Astig daw siya pero hindi siya bobo na lalaban sa 50 bodyguard ni Floyd. Magkita na lang daw sila mga Lods ni Mayweather sa lona. Totoong laban, hindi exhibition tulad ng ginagawa ni Floyd na parang niloloko at ninanakawan lang ang mga fan. Mayweather mga Lods at gagamitin na si Jake Paul dahil nilangaw ang huling exhibition fight niya kontra Chalmers sa United Kingdom mga Lods. Samantala ang laban ni Jake Paul mga Lods kay Tommy Fury ay tagumpay sa dami ng nanood. What happened? You're not tough anymore since your loss? Where you going, Jake? Oh, he's running! He's running! Look at him! Samantala mga Lods, courtesy ng Quadro Alas, It's My Boy Facebook account, nag-post ang ating pambato, 3 Division World Champion, Janriel Quadro Alas Casimero ng Quadro Alas, The History Will Be Made, Burr. Mukhang gagawa ng kasaysayan si Casimero mga Lods dito sa susunod na laban niya na magaganap sa buwan ng Mayo. O kaya ang ibig sabihin ni Casimero mga Lods ay gagawa na naman siya ng kasaysayan dahil kapag nakuha niya ang kampiyonato sa Super Bantamweight ay magiging 4 Division World Champion na siya. May nagtanong naman na fans mga Lods sa kasamahan ni Quadro Alas na si Bad Aratiles sa live niya sa YouTube kung si Rice Alim daw ba ang sunod na makakalaban ni Quadro Alas.
Ang sagot ni Bad Aratiles, mga Lods, hindi niya daw sinasabing hindi at hindi rin sinasabing oo. Basta mas matangkad daw kay Cuadro Alas itong makakalaban at hindi pipitsugin. Abangan na lang daw natin, mga Lods, dahil malapit naman na daw na i-anunsyo ng mga Japanese promoters itong laban ni Cuadro Alas.